Okay guys, so ito nga pala yung Ducati Scrambler. Yan. So ito yung Ducati Scrambler Icon. So ito yung pinakamura na motor from Ducati motorcycle. So ang price nito ay 670,000 pesos. Okay? So ito yung isang model. Pero ito yung hindi ko siya type. Okay? So dahil yung next model niya, which is also the same platform, mas maganda lang ng bahagya, no? So ito yung mga other choices. So ito yung Icon Dark, pero ito hindi pa to available sa Pilipinas. So isa sa issue, okay? And then yung aking next choice is itong Ducati itong Night Shift, na isa siyang Ducati Scrambler din, pero naka cafe racer setup. Ang hindi ko lang gusto dito guys, yung kanyang gulong, no? Kasi nga dahil siya ay spoke wheels. Syempre, ang problema sa spoke wheels, hindi siya tubeless, no? Although yung goma mo is capable sa tubeless yan, dahil lahat naman ng scrambler lineup pare-pareho ng gulong. Ang problema lang yung pinaka wheels niya is tube, spoke. So kinakailangan niya ng tube. Isa yan sa mga ayoko dahil sa motor, dahil once yan na flat o na puncture, matik yan. Flat ka na kaagad. Unlike sa tubeless, meron ka pang survival kilometers na pwede ka pang makahanap ng next vulcanizing shop. Basta lagyan mo lang siya ng hangin. Unlike sa tube nga, talagang pag na-flat ka agad dyan. So, hassle sa ride yun. So, isa yan sa reason kung bakit hindi ko nagustuhan ito. Although, gustong-gusto ko yung forma niya. Ah, talagang into, retro-looking bike, tapos ganito yung setup, no? Yung may pagka-cafe racer nga. So, ang ganda talaga niya. And then, ang naging isang tingin ko magiging mas matimbang sa akin, itong Scrambler na, itong, ang brand nito is yung tinatawag na Ducati Scrambler Full Throttle. So, ang reason, kasi almost the same naman siya guys, kung makikita nyo, no? Almost the same beside the color. And then, ang nagustuhan ko lang dito ay naka mag-wheel siya. Siyempre, tubeless yan. And then, naka quick shifter na to eh. Yung isa kasi wala. And isa pa, meron na tong dito. Meron siyang tinatawag na yung pinaka bash plate sa ilalim. And then, naka upgraded na rin yung kanyang exhaust, unlike dito sa Night Shift. Kung makikita nyo, yung Night Shift, no? Ano lang yan, stock. So sa tunog pa lang, lamang na kagad yung isa. Kaso nga lang, syempre, ito gusto ko dito yung upuan, gusto ko yung manibela, no? Ang ayoko lang dito is yung gulong. Yun lang ang ayoko sa kanya. And then, ito kung makikita nyo, no? Ito, exposed yung kanyang oil filter can. Exposed siya. So ngayon pagka tinamaan ng mga any debris or any impact, sigurado sira. Unlike dito sa isa, makikita niyo may bash plate nga siya. Kaya mas protected yung fuel oil, but lagi kasi nasabing fuel. Yung oil filter. And then yung mags, okay din naman yung color, gusto ko din siya. Pero mas matimbang lang talaga sa tingin ko ito, no? Yun lang talaga. Kung meron sanang option kung pwede itong palitan, ito na lang ang kukunin ko guys. Although, sa pricing guys, mas mahal ito. Itong naka-spoke. Kasi ito yung pagiging upgrade niya, no? And then, ito din yung kanyang bar and side mirror. Tsaka itong kanyang handlebar guys. So, tinanong ko sa Ducati yan. So, ito, nagkukos ito ng almost 26,000. Ito palang handlebar. Itong handlebar niya pala is 21,000. And then itong side mirror is nagkukos siya ng 26,000 sa isang pares. And then ito yung isa rin sa mga nagpamahal nga tulad ng binanggit ko kanina. So kaya siya, ang magiging price nitong model na to is 790,000. So same price siya ng Full Throttle. Yan. So ano sa tingin nyo guys? Ano sa tingin nyo ang mas magandang bilihin ni Cap Benny? Alright. Oh.